Ngunit na nga ang panahon ngayon, madaragdagan pa ito ng mataas na parada ng mga sasakyan dahil sa sobrang traffic. Tinuturong dahilan nito ang pagputol ng mga malalaking kahoy sa National Highway. Tinutulak na nga lang ng backhoe ang mga sanga dahil sa pagharang nito sa daanan. Ang pagputol ng nasabing mga kahoy ay parte pa rin umano sa proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH na road widening, na kung saan kahit pa umano na malaki ang maitutulong ng malalaking puno sa sobrang init, pero kailangan umano itong isakripisyo dahil na rin sa pagpapalapad ng ating mga daanan. Included na siya sa project kay maigo mangod siya sa atong pavement. So kinahanglan siya itanggalon. At kaning mga ang agreement na kaning mga nara will be transferred i-kwa na siya, i-bowling na siya, niya i-transfer to a designated site nga ang city government na nag-identify. So kanang kwan, kanang mga ordinary trees, pwede na siya nga putulon siguro. Sayang man umano, pero para sa kaunlaran ng ating lungsod, kailangan itong suportahan. Ito din ang naging pahayag na isang naglalakaw ng kanyang paninda na si Aling Beveline Melida. 6 na taon na umano siyang naglalako at sinisilungan nito ang malaking puno ng akasya, pero ito'y pinutol na. Okay, landong man siya rikasilungan para makapahuway man punta sa kainit. Okay lang man siguro kay highway man gunung diri. Oh. Okay lang siya nga putlon di para dili istorbo pud sa mga sakyan. Maging ang tricycle driver na si Albert Cabusas ang napatungangan na lang ng pinutol ang malalaking kahoy. Paano ba naman daw kasi lumalaki na ang Jensen. Pero bro, ako lang tabang gid kay dalan para mudungagan ang landong, pero pro ilaw sa ning mo ni kanya na kanang kasaya, di ba? Mm. Pero basta ayon po nga madakwa ang pangrasada po para makakuha nga man traffic sa kawalang. Okay. Binigyang linaw din naman ng DPWH ang nangyaring traffic noong makaraang isang gabi matapos na kinisyon ng karamihan na okay na sana ang lahat nang binuksan ang diversion road. As I've heard, no? Based na dunggan ako, murag na-close yata ang Silway Bridge kahapon because of maintenance activities. Or dili man siguro na close totally, pero part of the bridge siguro na-close tungkol sa may mga ongoing activities. Sa ngayon, aasahan pa umano na maliban sa pagpapalawak ng mga daanan, ilang mga diversion roads din ang bubuksan. Pero posibleng sa sumunod na taon pa ito, mauumpisahan. Actually, meron kaming project along Mabuhay Road, yung sa Klinan, Lower Klinan. May ginagawa kaming tulay dyan. Pero this year, up to the substructure lang muna kami, yung mga abutment at saka kwanya approaches yung piers, no? So in the amount of 50 million, next year na po ang completion ana. So I'm sure na pag mahumana siya kanang tula kanang kalsada nga from Mabuhay to Pulumulok, magamit na po nato. So pwede na po diha mag-agi. Faith Dandoy, Brigada News.